Yo, what's up guys? Isang mapagpala linggo ang aking pinaabot sa inyo. Kumusta? Welcome back to our channel, Kalimi 09, ang channel na unti-unting nabubuhay dahil na rin sa inyong suporta. Sana walang iwanan para sama-sama tayo sa tagumpay. At higit sa lahat, kayo mismo ay maging bahagi ng ating tagumpay sa hinaharap. Okay guys, meron akong 10 piso dito na 2011. Dalawa ito dahil ipapakita ko sa inyo ang isa dito ay error coin. At mamaya hanapin din natin ang value nito online. Kaya huwag ililipat ang channel ha, dahil sayang ang konting info na inyong masasagap dito. Kaya tandaan nyo guys, ang sabihan na kapag walang knowledge, wala, todos na yun. Siyempre, wala nang knowledge yun. Okay, atra. Diretso na tayo dito. Check natin yung error dito. Napansin nyo na ba guys? Ito sa kaliwa ang error coin dyan. Pareho pong 2011 yan. Ayan. Close up natin. Ayan. Parang ikaw napansin nyo na agad. Pero para sa mas maganda, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang material na ginamit dito sa 10 piso na ito ay bimetallic copper, nickel, and aluminum bronze. Aluminum bronze, so maganda pala nga materials ang ginamit dito. At ang kanyang diameter ay 26.50 mm. Ang kapal niya 2.20 mm. At ang timbang naman ay 8.7 gram. Ngayon guys, punta na tayo dito sa may error nito, kung ano nga bang error nito. Pansinin nyo po ito nga nasa kaliwa. Ayan. Sa kulay pa lang niya, medyo kakaiba na, di ba? Brown siya. Itong normal na 2011, itong nasa kanan, isa golden. Ngayon, ang error po dito sa coin na ito, yung po kanyang lettering. Pansinin niyo po yung lettering na Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayan, di ba? Halos ang labo-labo na. Ang halos di mo na mabasa. Dito sa personal, ano siya, yung pag kinapa mo, parang ang kinis-kinis niya. Pero hindi po ito yung sinadya, no? Hindi po ito yung sinadya na kinis-kis, hindi. Yan po yung error niya. Halos hindi mo na mabasa yung Republika ng Pilipinas. Tapos yung mint mark niya, yung logo niya, dito, yan. Halos wala na siyang mint mark. So guys, ang error nito is a rare error ito. Kasi usually, ang normal talaga nito, may logo siya, di ba? So, error nito, yung lettering, tapos, well, halos wala na siyang mint mark niya. Meron siyang, sa personal, makikita nyo, pag kinapa nyo, wala eh. Halos hindi mo makapa yung mint mark niya. Ang normal is, pag kinapa mo, ano siya, nakaumbok. Yun po itong nasa kanan. Tapos, meron po akong pinagtanungan na collector na nakikita ko dun sa website niya, bumibili daw siya ng mga error coin. Tapos, nag-inquire ako, sinend ko itong picture, tinanong ko kung mayroong value, ang sabi niya, wala daw. So, nagulat ako, sabi niya, bumibili siya doon sa website niya, tapos nasabihin niya, walang value. Pero okay lang, yun yung kanyang paniniwala sa kanyang sarili. Itingnan na lang natin online guys, kung magkano ang value nito, yung normal na coin. Pero bago lang tayo dumiretso guys, online, pati sa likod, pag binaliktad nyo, hindi lang sa harap yung kanyang error. Ito, pag binaliktad po ninyo, yung lettering pa rin niya, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Close up natin para mas malinaw. Di ko ba? Halos hindi nyo na mabasa yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong normal sa kanan, ayan. Bangko Sentral, buong-buo siya. So, ayan guys, error sa 2011 na to, na aking hawak. So, ngayon naman, tignan natin online yung value nito. Ito po guys, meron ako nakikita isa, 2011, 10 piso, Pilipinas, Bangkok, mali pa yung Bangkok Central. Foreigner ang nagtitinda na itong barya na ito. Ayan. Sa halaga 126 guys, ang kondisyon ng barya na binibenta nito ay nasa kuwan lang to. Very good condition. Mas maganda yung hawak natin barya. Sa tapos yung error coin, mas para sa akin ano yan, may value na yun kasi
hindi naman lahat ng coin ay may ganong klase ng error. So rare error yun para sa akin. So pwedeng i-bid yun para sa akin ng siguro nasa 500 ang simula na bidding nun ng error coin na iyon. Kasi guys, kung talagang legit na collector ka, yung mga ganyang error, mayroon pong halaga yan. Tatapatan mo po ng halaga yan. Hindi ka gaya dun sa collector na pinagtanong ko, eh wala daw value. So, hindi naman po pwede yun. Eh baka scam lang yung kanya. Yung kanyang pang-collection, eh para lang makakuha ng wala tayong magagawa. Yung po ang kanyang kwan. Pero guys, at least nabigyan ko kayo dito ng idea pag merong mga ganyang error ang ating hinahawakan. So yun guys, a value 126 2011 10 piso. So guys, sana nabigyan ko ulit kayo ng magandang information na naman sa araw na ito sa ating mga old coins. So until next time guys, salamat po sa inyong panonood. At sa mga kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated na pag meron tayong bago. So until next time, God bless us all. I'm out.